Fire sa Bicol. Ilagay sa boundary ng Camarines Surat Albay ang 52nd Philippine Constabulary Battalion, ang 3rd Military Police Battalion at binuo ang CHDF. Sa dekadang kasunod ay inilagay sa probinsya ang 1st and 2nd Philippine Army Battalion. Sa kabilang banda, naglunsad ng mga opensiba ang NPA upang pangalagaan ang mga nakatayo ng Revolutionary Government. Naging balita ang mga sunod-sunod na ambush at raid ng NPA sa Nagkasili, Ginobatan, Panoypoy, Kamalig, Piyodoran, Awas, Salibon at maging sa Bapang Barangay ng Likaw. Bumagsak si Marcos at pinalitan ni Cory. At marahil, alam na natin ang kasunod. Ninjola Massacre, isang serye ng Total War, at walang signifikanteng pagbabago sa kalagayan ng bayan. Sa mga panahon ng Reheming Aquino ay kumpleto na kaming magpinsan. Si Eric, ang kapatid kong si Chris, ako, si Ate Lod, si Ate Alfie, si Kuya Alder, Kuya Nolly Boy, Kuya Nikki, Kuya Bobby, at si Kuya Noel. Noon, naaalala ko lamang bilang bahay bakasyonan, ang bahay nila Lolo at Lola sa Ligao. Bahay piyesta dahil tuwing Pasko't piyesta kami, pumunta doon. Katunayan nga ay mas naaalala ko pa ang pangalan at lasa ng mga pagkain kaysa sa pangalan ng kairaming tito at tita na ipinakilala sa akin nung bata pa ako. Hindi ko rin maaring makalimutan ang nooy mabunga pang puno ng makupa. Sino nga ba ang hindi nakakaalam na si Lola ay regular na tumataya sa wedding? Sa katunayan ay nakita namin sa kanyang mga file ang pagkarami-raming notebook na puno ng kanyang probability chart. Pinagtsatsagaan niyang i-compute ang pinaka-paborable na kombinasyong tatayaan. Naandun din ako, October 1990, sa burol ni Lolo Iban. Naalala ko ang panahong yon dahil sa burol ni Lolo ay nakasuot ako ng isang puting high-cut rubber shoes, kapares ng puting long sleeves at itim na pantalon. Natandaan ko noon na maraming tao na sumama sa prosesyon ng ating minamahal na Lolo. Sa dekadang yon, pinalitan si Cory ni Ramos at si Ramos naman ni Erap. Sa pagsapit ng bagong milenyo, pinatalsik ng mamamayan si Erap. Umalis si GMA bilang pangulo at nalalapit na naman ang tradisyonal na eleksyon. So the electorate in 2004. Ang Ligao naman ay isa ng siyudad. Deklarado din ang Ligao at ang probinsya ng Albay bilang isang priority area ng AFP at maging ng US para sa counter-insurgency operation. Dahil sa malakas at malaganap na presensya ng NPA sa distrito. Sa Albay naka-assign ang 22nd Infantry Battalion ng 901st Infantry Brigade ng 9th Infantry Brigade Separate. Partikular sa Ligao, area of responsibility ito ng Bravo Coy ng 22nd Infantry Battalion. Meron ditong dalawang detachment, isa sa Bunga at isa sa Paulba. Meron ding training camp sa Tula-Tula. Ang bahay naman nila Lolo at Lola sa Ligao ay isa ng bahay tagpuan, isang lugar ng reunion ng mga magkakamag-anak. Pero hindi tulad noon, hindi na ganon kadali ang ipunin ang buong angkan sa isang igla o sa isang aktibidad. Kaya marahil bago tuluyang nanghina si Lola ay tumatambay siya sa balkon. Naghihintay marahil sa kanyang mga anak, kanyang mga pamangkin, mga apo at apo sa tuhod. Huling Pasko at piyesta ni Lola Teying noong December 2002. Ila na kami ni Marion sa hindi sa kanya nakadalaw sa buwang yon. Tatandaan kong huling beses naming dalawin si Lola ay apat na buwan matapos ang huli niyang Pasko. Isang buwan bago siya namatay. Namatay si Lola noong 14 ng Mayo taong 2003. Buwan ng mga manggagawa. Siguro sa buwang ito ni Lola piniling humimlay upang ipaalala sa atin ang working class origins ng ating mga gurang. Para din siguro ipaalala sa atin na siya ay naging isang guro, isang manggagawa na humuhubog sa kultura at pag-iisip ng maraming kabataan. Malamang narinig niya sabihin ni GMA noong Disyembre na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Inabot niya ang panahon ng muling pandarhas ng gobyernong US sa Iraq. Kahit sa pagtutol ng maraming mamamayang Amerikano at British sa isa na namang war of aggression. Siyempre, inabot ni Lola ang pagbagsak ng Baghdad sa kamay ng US-led coalition forces noong Abril. 6 na buwan matapos mamatay si Lola, wala pa ring popular na suporta ang US-Iraq. Sa
kabila ng deklarasyon ni Bush ng decisive victory, 3 hanggang 4 na sundalong kano ang namamatay at 4 ang nasusugatan kada linggo sa Iraq. Bunga ito ng desididong guerrilla war ng mamamayang Iraqi laban sa mapanakop na koalisyon. Sayang at wala na si Lola nang i-report ni David Kay, pinuno ng US Weapons Inspection Team, na wala silang nahanap na traces o aktwal na biological and chemical weapons sa Iraq. Wala na rin si Lola na maganap ang awkward mutiny. Baka sakaling namukhaan niya ang Bicolanong si Trillanes. Wala na rin si Lola nang i-declare ni GNA ang kanyang kandidatura sa pagka-presidente sa 2004 o nang salubungin ang protesta ang pagbisita ni Bush sa Pilipinas. Patay na sila Lola at Lola. Pero sa ating mga kamulatan, bawat daan natin sa makasaysayang siyudad ng Ligao, pagpasok sa balkon ng antigong bahay, o pagsalubong sa kanilang mga apo at apo sa tuhod, buhay ang kanilang mga alaala.